BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page.
Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8. Yan, isang magandang-magandang araw po ng Martes. Martes, June 13. At kahapon, June 12. Of course, Independence Day ngayon, June 13. Tuloy-tuloy po tayo para sa ating one month. Yan, one month, isang buwan na selebrasyon ng ating BBM Tigers founding anniversary. One year na tayo, kaya tayo ngayon ay nanganganay sa isang taon. Yan. We're going to second year. Sabi nga natin kahapon, marami na tayong nagawa, marami pa tayong dapat gawin, lalo-lalo na sa inang kalikasan. Ako po ang inyong kamusang Albert de la Cruz at sa ating mga apumusa-apumusang na nakikinig sa atin all over the world, all over the country, at sa ating mga kababayan, magandang-magandang Martes ng gabi mula alas 7 hanggang alas 8 magkakasama po tayo at sa ating mga kasamahan sa BBM Tigers, mga patrollers, ano, maganda na po kayo at mamayang kaunti tayo po ay magbibigay ng pagkakataon upang kayo po ay makapagbigay ng kanya-kanyang mga report. At of course, kasama natin ang ating kaibigan si Kuya Raul Vertudazo. Magandang ka pa sa gabi, Kuya Raul. Umuulan ba sa labas? Ayan. Dito sa Quezon City area, hindi naman umuulan eh. Hopefully sa ibang lugar at probinsya ng ating bansa hindi umuulan. At tayo po ay live, ano? Live dito po sa Quezon City. At nandito tayo sa ating sariling studio ni Dr. Aragon. Yan, palakpakan natin si Dr. Aragon dahil siya ang kasama natin. Very active, ano? At kapag siya ay nagtatrabaho, eh, parang walang tulog. Yan, sabi nga parang CR lang ang pahinga. Hindi siya nagpapahinga, hindi ko siya nakikita nagpapahinga. At kapag kausap mo sa cellphone, eh, very excited. Ano? At lahat ng pwedeng magawa at gawin pa ay talagang nakakalendaryo na. Ano? Kuya Raul, at sa ating mga kasamahan, magandang gabi po. Good evening sa ating mga taga-subaybay. Ito eh, ano to eh? Bagong-bago, ba? Bagong-bago itong BBM Barangay Patrol. Ang ganda ng background barman talaga na Tigre, ano? Yan, tignan nyo naman at naka-half-mask pa. Dahil pag natapos na ang ating napakagandang studio na pinagagawa ni Dr. Mike Aragon, na yan ay makikita ng buong buo ng sambayan ng Pilipino. Dahil nais natin na mas malaking studio, yun ang gusto ni Dr. Mike, para kapag tayo mayroong mga bisita at tayo nagkukwentuhan gabi-gabi, ano, mula alas 7 hanggang alas 8, yan, parang kwentuhan lang, information at the same time, pagbibigay ng kaalaman at tamang information sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga balita tungkol sa ating kapaligiran, sa climate change, at of course, kasama ito sa tinatawag nating nation building, ano? Dahil maririnig niyo dito sa ating programa napakarami mga positive news, tungkol sa ating bayan. At as much as possible, we will be supporting the program of the present administration para at least makita natin na ang success ng ating pangulo ay ang success ng ating buong bansa. Yan. At kapag panalo ang kasalukuyang administrasyon, ay magiging panalo ang bawat Juan de la Cruz. Ang at kasama po diyan, ano, Kuya Raul. Tama, Joseph, yung si President Bongbong Marcos eh talagang concerned din sa ating environment. Kaya tamang-tama ang kanyang mga sinusulong at dito sa kay Dr. Mike Aragon. Alam mo naman ito masyadong talagang advocacy niya itong tungkol sa climate change, lalo na yung particular, kaya talagang kailangan ni tutukan natin yan, suportahan natin dahil nandiyan yung kinabukasan, hindi lang natin, hindi lang ng ating mga kababayan, hindi kinabukasan ng ating mundo. Tama po yan,
Kaya nung nakaraang linggo po, tayo ay nasa Batangas at tayo ay nagkaroon ng scuba surero. Yan. Nag-scuba diving tayo, nagpapaturo tayo. Ano? Napakahirap pa lang mag-scuba diving. Kapag, dahil first time ko nag-scuba diving, eh, yung the night before ako nagpaturo, nagkaroon pa ng dinner fellowship sa ating mga kasamahan sa BBM Tigers. Dahil the day before ng scuba diving at coastal cleanup, meron tayong whole day activity. Ito yung tinatawag nating local climate action plan. At the same time, kasama natin yung ating mga volunteer lawyers, nagbibigay ng iba't ibang mga legal na impormasyon, yung impormasyon legal specifically for environmental protection and ecological balance. So maghapon nagtrabaho and then nagkaroon ng kainan at kwentuhan. Nagkwentuhan kami ni Doc Aragon at ng ating mga leaders kung anong dapat gawin, kung ano yung mga programa for the whole one-year activity. Ang nangyari, alas 12 na, hindi pa ako makatulog. Nilipasan kami ng antok. So natulog kami alas 2. Naku, bawal pala yun kung ikaw ay mag-scuba diving. Scuba diving ka pa. Ay, ang nangyari, pagpatak ng alas 6, we have to start na. Tutungo na kami sa dagat. So alas 2 kami natulog dahil sa mga planning, alas 3, alas 4, alas 5. Tatlong oras natulog. Pagdating namin sa dagat, specifically ako, eh, nag-hyperventilate ako. Kaya nakapag-scuba diving ako, nasa mga 2 minuto lang. Pagkatapos nung, pagod na yung lungs ko. Naubos pa. Bawal pala yun. Yan, bawal yun. Kaya, nag-attend tayo ng lecture and hopefully, ano, Kuya Raul, sama ka. Upang makita mong kagandahan ng karagatan, talagang gustong-gusto kong mag-scuba diving dahil ang sinasabi ng UN, mga scientists natin, nakakaranas na tayo ng tinatawag na ocean acidification at yung tinatawag na pagtaas ng temperatura ng dagat dahil dito naapektuhan ng mga coral reef. At kapag naapektuhan ng coral reef, kaya makikita mo, ano? Meron akong mga ilang nakitang corals. Ang mga corals ay nagiging kulay puti. At kapag tinamaan mo yung corals, nabibiyak, parang chok, yan ay patay na. At kapag namatay yung corals, alam natin mangyayari. Wala nang paitlugan yung mga isda at wala na silang bahay, mamamatay yung mga isda. Kapag namatay yung mga isda, kakaunti, paunti ng paunti yung populasyon ng mga isda. Papaunti ang populasyon, tumataas ang pollution, anong resulta? Resulta niyan, magkukulang ang pagkain sa mundo. Kuya Raul, kasama natin si Apo Musa, Max, si Kuya Mike, Kuya Mike, Lab Camacho, ang Kuya Mike. Pasok, Kuya Mike. Ah, hello po. Magandang gabi po sa atin. Magandang gabi. Ah, ito po ang inyong Kuya Mike at ang inyong Kuya Lab ay pumabati sa ating lahat ng mga kapatid sa buong Pilipinas, lahat ng mga BBM Tigers, mga Apumusang, Apumusa, ako po ang inyong Kuya Mike, ang inyong Kuya Love, ang inyong Kuya ID ay palaging nandito para po sa inyong lahat. So, kumusta na po kayo? Palagi ko po ang inuulit at sinasabi na tayo po ay lagi lang nandito sa ating mahal na organisasyon. Patuloy ang ikang ang pagsuporta natin para sa ikaganda ng ating mahal na organisasyon. Atin pong susuportahan ang advokasya ng ating founding chairman at alam ko po na ang lahat ng ating mga kapatid, ang ating mga Apo Musa at ang ating mga Apo Musa, ang ating mga kapatid, mga Apo Raha, ay alam ko pong lahat kayo ay may mga busilak na puso. Alam ko hindi tayo ika nga magkakahiwalay dahil alam ko na kung anong adhikain ninyo ay sariling adhikain ng lahat. So alam ko po ng bawat isa ay naandito para magtulungan at magmahala. Ayan, alam mo Kuya Raul, yan si Kuya Mike, may agibat siyan, may anting-anting.
Kapag nagkita kayo, kailangan huwag mong alisin yung salamin mo. Kapag inalis mo yung salamin mo, tumama ang mata mo sa mata niya. Aba, lahat ng sasabihin niya ay susunod ka. May in love ka sa kanya. Dapat pala magkaroon din tayo niyan. Dapat magkaroon din tayo niyan para madali tayo makakuha ng pag-ibig. Kailangan natin yan, ha? Yun. I love you, Kuya Raul. Kaya, ang tawag namin kay Kuya Mike, Kuya Love. Dahil yung walang kaway yan. Kaya yung mga ibang miyembro natin sa BBM Tiger o sa Agilaman, kapag mayroong kaunting tampuan, yan ang tinatawag ko. Kapag tinawag ko yan at tinawag niya yung dalawang medyo nagtatampuan, ano yan, sigurado mag-aayos. Kaya yan ang ating Kuya Love. Sa mga apo mo, sa mga nakikinig, kapag ang problema niyo tungkol sa pag-ibig, nandito si Kuya Mike. Oh, tama po yan, mahal na founding chairman. Tama po kayo na kapag may mga problema, andito lang ang inyong Kuya Love Mike at handang tumulong sa lahat ng mga kapatid natin, sa lahat ng kahit hindi BBM Tigers, lahat, basta't kaya natin tumulong, tutulong at tutulong tayo. Pero po, priority natin ang ating mga mahal na kapatid, sapagkat tayo ay magkakasama dito sa ating mahal na organisasyon. Of course, we need to spread love most of the time. Kaya nga, ang konting problema, sinusolve na yan, hindi na yan pinapalaki. At dapat nagko-cooperate ang bawat isa. Yun po ang mahalaga, mahal na founding chairman and Kuya Raul. Ayan. At tayo, Kuya Mike, ano, bago natin makalimutan, magpasalamat tayo sa local government ng Nasugbu, ano? Sa mainit na mainit, ano, parang kaping mainit, kaping barako ng Batangas na pagtanggap nila sa atin sa Nasugbu, ano, ang kanilang mga kapitan, ano, mga kagawad, sila ay umantabay sa atin at kasama na rin yung kanilang mga barangay health worker, mga barangay tanod na sumali sa atin nung ginawa natin ang ating one whole day local climate change action plan at ang ating mga environmental laws. And of course, yung mga nakasama natin, ano, sa coastal cleanup, nandiyan ang Philippine Coast Guard, ano, ang Philippine Navy, Philippine Police, Philippine National Police, at ang iba't ibang mga sangay ng ating gobyerno na sumali. At nakita natin na talagang walang imposible kapag tayo yung nagsasama-sama. At tayo yung nakakuha ng, ano, ng soil sample at saka water sample. At ito ay ating isa subject for molecular analysis. Titignan natin kung mayroon ng tinatawag na microplastic sa tubig at sa lupa. Baka naman mayroon kang pwedeng gawin, Kuya Love, tungkol sa microplastic at main love na lang sa'yo yung plastic para wag nang main love sa lupa at sa dagat. Ako po, mahal na chairman. Actually po, sobrang salamat din po kami sa inyo at merong isang kagaya po ninyo na talagang kahit walang tulog sa araw-araw, konti lang isang oras, dalawang oras, pinakamatagal na yun, doon ka na natutulog sa sasakyan. Sa dami ng mga taong tumatawag, sa dami ng mga taong humihingi ng advice, kung ano po ang ang inyong magandang maibibigay na payo sa kanila about sa lahat po ng problema natin sa environment, and we are very much thankful kasi meron kaming isang kagaya mo, chairman, na patuloy na nagbibigay ng ng inyong pagiging dalubhasa sa bagay na ito. And sana po, chairman, ang akin pong ay mensahe rin sa iyo bilang iyong bilang kapatid. Ikaw po ay iniidolo ko at talagang natutuwa po ako sa inyo sapagkat napakaganda po ng inyong mga adhikain. Kaya naman, kung ang tulog ninyo ay dalawang oras, ay ako'y ganun din. Kailangan ko po kayong suportahan sapagkat ika nga po napakadalang sa mundo ng isang kagaya ninyo. Now, dun po sa mga nabanggit po natin na katulad po noong ating ginawa sa Nasugbo, sobrang ika nga po para sa kalaman ng lahat, alam nyo po ba na ang ating karagatan ay punong-puno na po ng mga plastic
dahil po sa mga ilog na kung saan ang mga barangay ay nagtatapon. Hindi na po nakokontrol yan. At sa totoo lang po, ay yan po ay may mga pruweba tayo. At next time po ay ating ipi-play yan dito sa ating TV, sa ating radio station. Sapagkat kailangan pong malaman ng lahat, ngayon po ay mahigpit nating ipinagbabawal. Alam nyo po ba, ang mga microplastic yan po ay napaka-delikado sa ating kalusugan, hindi lang po sa atin, sapagkat yan po ay nakakain din po ng ating mga isda. Ang mga isda kinakain ng tao. So yan po mga heavy metals na dala niyan po ay atin pong makakain at pagdating po ng araw ay tayo magkakaroon ng sakit. Iba-iba pong klaseng sakit. Kaya po ito ay tayo ay nakikiusap sa ating mga taong bayan, sa ating mga kaibigan, sa lahat po ng mga concerned citizen. Ay sana po wag naman po sana itong gawin. Ang pagtatapon ng ating mga basura ay atin pong ilagay sa tamang paraan. Impact po, ito po ay para sa kalaman ng ating mga kababayan. Tayo po ay may na-invento na napakagandang technology at ito po ay talagang ika nga po dinisign ng mga dalubhasang inhinyero at ang inyabang lingkod na si Kuya Lab ay kasama po rito. Kaya po mga kababayan ko, sa mga kababayan natin, mga kapatid na nakikinig po sa oras na ito, ito na po yung panahon. Makikita na ninyo ang kasagutan sa mga problemang yan. Sapagkat napakaganda po ng ating technology na ininvento para po maiwasan ang mga bagay na ito at maligtas ang ating mga taong bayan sa mga posibleng kapahamakan. Dahil gawa at dala itong mga microplastic nito na kung saan ay naglipa na sa ating kapaligiran. Sorry. So kaya po mga kapatid, mga kababayan na andito ang BBM, ang Barangay Patrol, ang BBM Tigers na mga ngasiwa sa ating kapaligiran. Tayo po ay tutulong upang ang mga bagay na ito ay ating maiwasan at hindi po magkaroon, lumawak, dumami. Ito po ay kailangan po nating makontrol sa lalong madaling panahon. Mahal na Commissioner, talaga pong kailangan namin ang inyong tulong at paggabay. Yan, Kuya Raul, nakikita kita, hindi ko kumukura. Parang na-inlove ka na kay Kuya Lab, ah. Ganyan katindi yan. Maganda yung sinasabi niya tungkol yan sa microplastic dahil sa dagat, pati sa hangin ngayon, nandiyan na yan. Totoo yun. Kaya yan si Kuya Mike ay pollution control specialist. At napaka-active. Parang si ang ating isang Kuya Mike, si Dr. Mike Aragon. Ano? Kaya double Mike ang mga kasama natin. Eh. Kaya double Mike at double asset natin. At sinagpareho active. Kaya tama ka, ano, Kuya Lab. Yung microplastic, Kuya Raul, yung microplastic ngayon ay nasa lupa, ano, land, nasa hangin, air, at nasa tubig, water. Land, air, water, law of life, LAW. Kapag yung tatlong yan, ano, ay napinsala, nagkaroon ng pollution, automatic yan, it will enter the human system through what we call yung tinatawag nating food chain. Kaya, unfortunately, mayarami ng mga pag-aaral yung mayroong kaso ng tinatawag nating, akala ko noon, Kuya Raul, Kuya Lab, ang sinasabi na prostate problem, underuse or overuse, ano? Ngayon pala, hindi. Tumatawag si Kuya Raul. Kapag may prostate cancer ka pala, mayroong pag-aaral sa United States na 8 sa 10 may prostate problem ay nakitaan na ang tinatawag na bisphenol A at vinyl chloride compound. Ito yung mga compound na ginagamit sa paggawa ng plastic. Problema ng kalakihan. Pati yung mga erectile dysfunction, kasama yan. Ano? Kaya sa ating mga kalakihan, huwag na tayong magtapon ng plastic. Dahil yan ay makakasama sa ating pagkalalaki. O sa mga kababayan naman, hindi lang sa lalaki, pati babae. Sa babae naman, pati yung nagpapa-breastfeed sa study, pati yung breast milk
ng ina ay contaminated na ng microplastic. At 8 out of 10 women with mammary gland cancer, 8 out of 10 ay nakitaan din ng BPA at VCD. Yung mga carcinogenic compounds na tinatawag. So hindi lang lalaki, hindi lang babae, pati sa mga kabataan, lalo-lalo na sa nag-aaral, yung mayroong ADHD syndrome, nakitaan din yung kanilang urine sample ng tinatawag nating microplastic. Kaya sa specifically sa mga highly urbanized area, no? Noong pong wala pa tayo sa Climate Change Commission, nagbibigay tayo ng review, no, sa mga magte-take ng board exam para sa real estate board, no, as real estate consultant. Alam po ninyo, pinapayo natin sa ating mga mga magte-take ng board exam kung sila ay nagre-review sa urban area, bumili na ng canister, magkaroon ng tinatawag na oxygen na pure oxygen rehab para at least makaisip sila ng mabuti. Dahil sa toxic, hindi lang environment but air that we have, ang sinabi ng isang study sa Amerika na darating ang panahon, kailangan natin ng backpack para may dala tayong tangke ng oxygen sa ating mga backpack. Kamukha na lang ng pagbili natin ngayon, ano? Ng tinatawag nating mineral water. Ang edad ko ngayon ay 50 anyos na. Bagamat sinasabi ni Kuya Lab, ako yung mukhang 25 pa lang. Ano? Kapag binubola niya ako. Kapag tulog, kasi tulog 25 tulog 25, gising. Kaya 50 total. Okay. 50 total, nung tayo ay mga 40 years ago, 10 taon, takbo dito, takbo doon. Pagkatapos tumuo ka sa poso. Diba? Naranasan mo yan, Kuya Raul. Kuya Lab, tumuo ka sa poso kapag gusto mong uminom, ay bombayin mo yung poso, walang baso-baso, iinom ka sa poso. Naranasan mo rin yun? Yes, opo. Naranasan natin. Mga anak natin, wala. Hindi na ubra yun. Wala nang ganun. O pagkatapos no, medyo gutom ka, tungo ka sa likod ng bahay mo, kuha ka ng bayabas. Kain ka ng bayabas, inom ka ng fresh water after that, takbo ka uli. Ngayon, maranasan ba ng mga bata yun? Wala na. Hindi na ubra. Kuya Mike, sandali pala. Salamat ha, sa kaping barakong paparating. itong kaping barakong ito, binili daw ni Dr. Mike Aragon. Sa nasubo eh, sabi ko eh. Eh, bumili ka ako. Isang dump truck ang kape ni Apple Lab Camacho. Ang sarap. Tingnan nyo ha. Inumin ko. Mag-iiba yung itsura ko. Ang sarap. alas 7:30 na ng gabi, parang alas 7:30 pa ng umaga. Ulitin ko ha. Yan, dapat mag-advertise na itong kapin to. Yan ang kape Tigre. Sayang, kapag ano, Kuya Raul, hindi ko narinig sa Kuya Raul. Ayun. So, yung mga sinasabi ni Kuya Lab, talagang napaka-importante sa buhay natin. Pero lalo na yung kape. Dapat batik pa natin, makarating din. Yeah. Magkakaroon ka niyan, Kuya Raul. Napakasarap na kape. We call it Kape Tigre. Ay, si Kuya Mike, mayroong kape yan na dala-dala. Tapos may kopya. Halimbawa, sabi ko nga sa iyo, may nag-aaway. Ang gagawin niya, ilalabas yung kape tsaka opya. Nag-aaway, mag-uunahan. Wala nang away. Magkakape na lang. Di ba? Dahil sa sarap ng kape at opya, nawala na yung mag-aaway. Oo, kape at opya ang kapalit. Ang katapat. Ito pa, pagkatapos na kumuha ng bayabas, inong ka sa poso, doon sa likod ng bahay namin, may ilog, sapa. May balsa kami doon eh. Alam niyo anong balsang gamit namin? Balsa ng kawayan kami mismo. Tinatali namin yun. Balsa. Pagkatapos nung kami nagbabalsa. Nagbabalsa doon at meron kaming pamingwit.
Oh. Mga alas 2, alas 3, alas 4, meron na kaming mga iba't ibang isda na nakukuha. Eh ngayon, eh, nagpunta ako doon sa barangay namin, eh wala eh, laman plastic eh. Wala na tubig, laman plastic, ginawang basurahan. Wala pa, uhuli ko ngayon. May diaper pa. Oh, kaya kuwento mo sa mga kabataan ngayon yan, pag kinuwento natin, akala parang kuwentong comics, pero totoo. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na naranasan natin yung buhay na gano'n. Unfortunately, yung mga kabataan hindi nararanasan ngayon. Now, anong mangyayari naman kaya sa mga anak ng mga anak natin? According to the IPCC report, yung tinatawag na Intergovernmental Panel on Climate Change, the United Nations Framework on Climate Change, ito'y mga scientists na galing sa iba't ibang bansa. More than 180 scientists, they convene together sa United Nations upang pag-usapan ng klima. Ang sinasabi, by 2030, magkukulang ang pagkain. Eh sa totoong buhay, ngayon pa lang kulang na yung pagkain eh. O, by 2050, there will be famine. Ang ibig sabihin, kahit may pera ka, hindi ka pwedeng makabili basta-basta. Hindi ka pwedeng makabili ng isang kabang bigas by 2050 kahit may pambayad ka. Bakit? Kasi iaalat, iaportion. Parang asukal ba? Nangyayari ngayon yan, di ba? There was a time na kahit may pera ka, hindi ka pwede bumili ng maraming asukal dahil sakto lang sa consumption mo. No wholesaling. Patikim pa lang po yan. By 2030, mangyayari yan. Kaya tayo po, ang programang ito, kasama ni Kuya Lab, of course, Kuya Raul, under the leadership ni Dr. Aragon, ni Dr. Mike, sampu ng ating mga kasamahan, eh kahit na kapi-kapi lang tayo dito at darating na yung hopya, ay naku, may binigay si Dr. Mike. Anong tawag dito? Ah, binangkal. Binangkal, Kuya Mike. Binangkal at kape. Tingnan ko ah. Tingnan nyo, kapag kinain ito, magiging bata ako ng 5 taon. Ito kumakain po, nakikikain kami. Yan. Ang sarap. Kumakain ng 25, Sherman. Oo. Ang sarap pala dito sa studio natin. May kape na, may binangkal pa. Mababait po mga kasama natin dito. Opo, sa susunod, magdadala po tayo ng maraming kape. Ang yan! Kape! Kapeng barako! Natin. Tama! Magdala ka na rin ng ref na may laman. Yan! Opo, opo. So yun, anong sabi ng United Nations? Magkakaroon ng taggutom. Kaya ito pong programang ito, ito yung magiging susi. Yan! Nakwentuhan, kape-kape, binangkal, hopya, pero magbibigay tayo ng tamang impormasyon upang makapagplano. Napakaganda yung mga kagawian ng mga bata pa tayo. Ano? Ako, kung nung bata ako, siguro magit 1,000 tanong. Yung mga kamag-anak mo, ang unang tatanong nila, anong gusto mo kapag laki mo? Anong gusto mong maging? Yan. Anong gusto mong maging? Doktor. Ano? Anong gusto mong maging? Yan. Nung minsan eh, meron akong narinig. Anong gusto mong maging? Ang sabi niya, gusto kong maging Japayuki. Kaya, yung unang kaugalian ng mga matatanda, yung sa bata pa lang, tinuturuan na natin yung mga kabataan. Ano, at ang Biblia sinasabi din that we have to train a child the way they should be and when they grow up, they will not depart from it. Eh, napakaganda ho niyan. Proper information. Kaya sa ating mga kabataan nakikinig, at sa ating mga kababayan, ano po, ang layunin po talaga ng BBM Tigers Barangay Patrol ay makapaghatid ng mga tamang impormasyon. Dahil utang ho natin sa ating mga kabataan kapag nangyari at hindi tayo nagplano yung sinasabi ng United Nations. Biruhin mo, kung paano tayo bumibili ng tubig na naka-mineral water ngayon, iyan ang mararanasan ng ating mga kabataan para huminga ng malinis na hangin, kailangan silang bumili ng kanilang oxygen. Eh, napakatindi ho nun. Kuya Mike, baka kahit walang binangkal, walang kape, maghapon pwede. Pero ang ating hangin sa loob lamang ng 2 minuto o 1 minuto, kung mahina ang puso mo, yari ka na. Tama ba yun, Dok Aragon? mas matindi. Napakatindi. Kaya... sa ating mga kasamahan sa BBM Tiger at sa lahat ng mga taga-pakinig natin, tayo po ay
paulit-ulit, ano, under the leadership and authorship ng ating kaibigan si Dr. Aragon, tayo gumagawa ng paraan upang mapag-usapan kung ano ang tama wastong pagpaplano upang mapigilan o maibsan o mabawasan, kung hindi todong mapigilan, ang pag-init ng mundo. Ang pag-init ng mundo ay katulad din ng pag-init ng ulo ng tao, ano? Yung mga inaayos mo nag-aaway, Kuya Mike, ano? Kapag mainit ang ulo ng tao, iba't ibang pangyayari ang nangyayari na hindi nalalaman. Ganun din ang mundo. Ano, Kuya Mike? Yes po, mahal na po ang chairman. Tama po kayo. Kaya po, alam niyo po, yung ating pag-iingat at patuloy na sinasabi sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga LGU, ang ating pong basura ay ating na pong pakaingatan. Kaya po, ulit-ulit po nating ipinapaalam sa ating mga mamamayan na ang pagtatapon ng basura o ang pagbubaho ng basura sa lupa ay tayan po ay napakalaking ika nga pong pagdagdag ng pollution sa ating mahal na ilang kalikasan. Sapagkat iba-iba po klase ng mga green gases ay dyan po nagmumula. Agatulad po ng methane gas. Kaya po, mahal na founding chairman, ako po ay nakapag-visit sa mga sanitary landfill at malayo pa po ako. Nakikita ko na po na parang nagbabaga. Para pong may mga apoy na lumalabas. So sabi ko, my God, ito na po yun. Eh kung isang hektarya yan o dalawang hektarya yan, laki na yan, ganun po katindi ang mga methane gas. Ito po yung mga singaw ng mga gases na nagmumula sa ating basura na ating inilagay at tinabunan dito po sa ilalim ng lupa. Kaya po sana ito ay sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ng ating mga mahal na ika nga po ay kasama na huwag na po sana natin gawin ang mga bagay na ito. At bagkos, umisip po tayo ng mga magandang technology na kung saan ay maiwasan ang mga ganitong bagay. Kaya po ito ay nasa pagkakaisa, nasa ating panawagan. Ang technology po ay naandyan lang. Tulong-tulong po tayo. Ipaglaban po natin na sana ito ay tangkalikin ng ating taong bayan, especially po sa ating mga namumuno sa gobyerno. Dahil kailangan natin, yung binabanggit ni Goya Love na methane gas, pwede natin kakarte siya para magawa natin magamit na fuel kahit walang sa pangyuso sa araw-araw. Actually po, Kuya Raul, yan po ay napakagandang katanungan sapagkat pwede naman po natin kuliktahin yung mga methane gas na yan. At later on ay magamit natin. Ay kaya nga, pagluluto, ang bilis niyan. Tapos pag na-purify natin yan, pwede na po natin gamitin yan sa mga equipment bilang magsilbing ano. Pero kailangan natin yan i-purified. Kumbaga, i-capture natin from doon sa mga sanitary landfill. Kaya nga po, dito po sa atin na technology na sinasabi, Kuya Raul, ay ito po ay captured ang ating mga methane gas. Kumbaga po, pumupunta na ito mismo sa tangke at doon po ay ipipurify natin. At napakaganda po at napakalinis na gases ang ating po makukuha dito na pwede natin gamitin sa pagluluto or pwede natin gamitin sa mga equipment sapagkat ito po ay napakalinis na. Iyon po kasamang raon. Nagkagamit din yan sa ano, sa pag-generate ng power. Yes po. Nagagamit din po ito. Kaya nga po, do sa renewable energy, ito po ang technology ito, ang isa sa mga inirecommend po ng ating ika nga po mga namumuno sa gobyerno. Sapagkat ito po ay napakaligtas na methane. We call it thermolysis machine. Kung saan po yung ating mga medical waste, inilalagay po sa loob, tapos hini-heat up, through iniinit po yan, iniinit po sa ilalim, using our methane gas. And then, yun pong mga plastic na nandun po, may dalawa pong gases tayo na makukuha doon, yung pong methane gas at biofuel, yun po ay kinakapture po natin. Meron pong tangke na kung saan doon sila pumunta at doon po natin sila pinupurified para po ligtas gamitin. Invite mo, Kuya Mike. Ayan. Kuya Lab, invite mo si Kuya Raul.
mag-date kayo, invite mong ano, invite para mapakita mo sa kanya. Yes in po, person. Overall, ikaw po ay aming inimbitahan sa aming PSD, kung saan po ito ay located sa Mexico, Pampanga. Makikita po ninyo doon ang aming factory na kung saan yung treatment facilities po namin. Ay makikita po ninyo kung paano namin pinoproseso ang mga medical waste. Ito po ay napakadelikado. Kung tutusin po ay ngayon lang masisave natin. Kaya ang mga medical waste nito ay maiwasan ng etapong kung saan-saan. At yeah, may pag-aaral po na almost 15 to 20% lang out of 100% ang siya pong naisatama ang pag-dispose. Kaya po, salamat tayo sa ating mga inhinyero na nag-design ng technology nito sapagkat ito po ang napakaganda para sa ating sambayan ng Pilipino. Hindi lang po rito, kung hindi, pwede po natin itong i-share sa ating mga kalapit bansa. At alam ko po na ito ay papatok at magagustuhan nila sapagkat safe na safe po itong gamitin. At ang may pagmamalaki pa natin kasamang Raul, mahal na founding chairman, ang technology na gawa mismo ng ating mga kababayang inhinyero, ng ating mga mahal na kababayang Pilipino. We are proud na ang isang Pilipino o isang inhinyero ang siyang makapagliligtas sa kalagayan ng mundo. Kaya po mga kasama, yan, kayo po iniimbitahan namin. Sa atin po mga manonood, kayo po iniimbitahan namin na kayo ay pumunta. Personally ninyo makita kung paano namin pinoproseso ang aming napakagandang technology na ito. Yun po. Pampanga at Pangasinan. Laguna. Yes po. Meron na po tayong branches sa Pangasinan, Laguna. At ito po ay open namin. Under Mayor. Yung kaibigan nating Mayor, anong pangalan ni Mayor Aresa? Si Cesar Aresa. Mayor Aresa po, binapati ko po ang ating mga kasamang Mayor, ating mahal na Mayor, at ang sambayanan po na dyan po sa ating pagsanhan. Mayor Aresa, sa inyo pong mga estudyan, maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala at makakaasa po kayo na ang itong technology ito na inyong pinagkatiwalaan ay ating pong gagamitin, gagawin at isasaktuparan na tayo po ay talagang naandun sa punto ng kaligtasan. Ika nga po, ang technology nito ang siyang magbibigay na nga po napakaganda. Ika nga ay magandang kapaligiran sapagkat lahat po ng mga medical waste ninyo o lahat ng concerning ng plastic, dito na po natin sila ititreat para hindi na po itinatapon. Apulab, invite mo si ano bukas, si mag-zoom siya, si Mayor Cesar Aresa, para makapag-invite siya sa kanyang ribbon cutting inauguration ng kanyang thermolysis po machine integrated waste po management technology. Nakikita kita Kuya Rahul, talagang nakatingin ka ng todo kay Kuya Mike at parang nai-inlove ka na rin talaga, ano? Tutuwa ako po sa kanyang mga inubakit I love you, Kuya Raul. I love you. Alam mo, Kuya Raul, yung salita mo niyan, yung word I love you, yung po talagang mula sa puto mo. Ganyan ko kamahal ang lahat ng ating sambayan ng Pilipino. Mahirap man, mayaman man, may sinag-aralan man o wala, na andito ang puso natin para sila itanggapin, unawahin, kung saan po tayo makakatulong, ay doon po tayo maglilingkod para sa kanilang lahat. Sa abot ng ating makakaya. Alam mo, Kuya Raul, pagmamahal. Yan. Makikita mo si Kuya Mike, magluluto yan. Magluluto. Lulutuin niya basura. Kapag niluto niya yung basura, ano, dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa inang kalikasan, ang basura pag niluto niya, yan ay magkakaroon ng gasolina. Oh. At saka yan ay magkakaroon ng methane. Yung methane na tinatawag nating greenhouse gas. Kasalukuyan po, kasalukuyan ngayon ang ginagawa, yung ating basura ay nagiging methane pero hindi ginagamit. Yan ay lumilipad sa ating atmosphere kaya umiinit ang mundo. Yan. Ngayon, ang ginawa ho ng ating mga kasamang mga scientifico, researcher, ano? Gumawa ng tinatawag nating mga invention, mga makina. Kaya yung basura ng Pilipino ngayon,
maaari nang lutuin, kuhanin at magkaroon ng tinatawag na controlled methanation, thermolysis, etc. Yan i-integrate upang makuha yung mga tinatawag nating energy. Yan ang ginagawa. Si Apo Kuya Lab Camacho ay isang pollution control specialist. Yan ang kanyang ano, for more than ano, more than 30 years na Kuya Mike. Yes. More than 30 years na siya na negosyo yan at profesyon dahil sa kanyang pagmamahal. Tingnan mo naman yung tigris sa likod niya, hindi umiimik, na in love din. kapatid ko yan. Kuya nga, yan ang kapatid kong tigre. Nakamonitor ko yan, nakamonitor. Kaya nga, oh. Kasi, ang bait. Kuya Lapa, ito, lahat ba ng basura, kahit anong basura, pwede. Actually po, mahal at nakaganda katanungan po niyan na mahal na kasamang Kuya Raul. Ang basura po ay marami pong klase. Meron po mga basura na nabubulok at meron po mga basura na kasira ng kalikasan at may mga basura po na talaga pong hindi natin delikadong itapon kung saan saan. Yan po ang aking ika nga po kasama ang ating mga iningero. Yan po ay pinag-alala natin at tayo po ay nag-isa ng mga technology para po dyan. Kagaya po ng mga nabubulok, yun po mga canteen waste. Yung po mga isda na galing sa palengke, yung mga pinaglinisan nila, yung po yan ay inilalagay po natin sa ginagamit yung ating technology, we call it biomethanation, na kung saan po lahat po ng mga nabubulok na yan, inilalagay po natin doon sa ating basin, sa ating tanking malaki, at iniimbak po natin doon for 15 days. Sinasamahan po natin ito ng mga animal manure para mas lalo po maging maganda yung bakterya at maging maayos yung pagpo-produce ng mga methane gas. Ganun po. Kaya po yan ay mahigpit nating pinag-aralan kasama ang ating mga scientists at ito po ay safe na ika nga po ay ating ipaalam sa ating mga tao at kaya ulit-ulit ko po na ito ay aking nirekomenda sapagkat ito na po yung tamang panahon para po magkaroon ng kalaman, dagdag kalaman ang ating mga kababayan patungkol sa magandang teknolohiya po ito. Mahal na kasama sa kapag dumating ang panahon, wala na tayong itatapon basura. Lahat pwede na natin gamitin. Exactly po. At ito po ay kaya ginagawa natin ay upang pag-ingatan natin ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating magiging apo, at magiging anak ng ating mga apo. Ito po ay damay-damay na. Kumbaga ngayon po na tayo ay naandito pa sa ganitong ika nga ay edad, ganitong kalagayan, ay magsama-sama na po natin ayusin. Magtulong-tulong na po tayo kasamang Raul. At ito ang pinanawagan po natin para ulit-ulit natin sinasabi at pinaparating sa ating mahal na mga namumuno ng ating bansa na tayo po ay magtulong-tulong na para po maiwasan natin, makagawa na po tulad ng magandang paraan. Prevention po ang gawin natin para po maiwasan ang biglang pagbabago ng klima ng panahon. Kaya po napapansin po ninyo ngayon yung climate change. Sa totoo lang po, wala pong nakakailan kung kailang darating ang bagyo. Pero sa totoo lang po, ito po ay napapag-aralan po ng lahat. Bakit nagkakaroon ng mga ganyang bagay? Dahil sa ating mga kababayan, dahil sa ating pagpuputol ng mga puno, dahil sa ating mga pagsusunog sa mga kagubatan, at sa pagtatapo ng mga basura kung saan saan, ayan po ang nangyayari. Kaya po, Kuya salamat Lam sa ating... So sa mga nakikinig natin... Pagkat ka po, napakagaling. Kuya Lam, sa mga nakikinig natin mga kababayan, lalo-lalo na sa mga local government officer, so kung nais nilang magkaroon ng tinatawag na consultation tungkol sa basura, ano? Parang ano rin yan, parang ikaw ay Kuya Lab para sa basura. Mahalin ng basura. Pwede silang makipagbigay alam sa'yo. Yan. So bukas, i-guess natin si Mayor Cesar Areza. I-guess natin si Mayor Cesar Areza. Pagkatapos, tawagin din natin si Mayor ng Baguio, si Mayor Magalong. Ano? Tapos, tawagin din natin... Mayor Magalong. Oo.
si Mayor Magalong, tawagan natin bukas, Mayor Cesar Areza, at saka ang Mayor ng Talacogon, Agusan del Sur, upang pag-usapan natin yan at magandang mapag-usapan talaga ang problema sa basura. Kasama din po sa mga makakasama natin bukas ay ang chairman ng PNR, Philippine National Railway. Kasi, alam ko gigil na gigil ka sa basura, Kuya Mike. Bukod sa basura, ang malaking problema na nagpapainit ng mundo ay yung transport sector. Yan, transport sector. Kaya ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sa pamamagitan ng ating kaibigang presidente o chairman ng Philippine National Railway na si Chairman Mike Bacapagal, ang bagong chairman ng PNR, baka kausap natin tomorrow, bukas, upang maipaliwanag ang North-South Commuter Train na kung saan ito ay dadaan hanggang Clark. Ano? Pagkatapos, mula Clark, magkakaroon din ng tinatawag nating bagon or train para sa papuntang Subic. Ang laman niyan ay yung mga 40-footer container. So mula Subic hanggang Clark, magiging tinatawag nating transport hub ang area. At the same time, gumagawa na rin ng feasibility study mula dahil meron na tayong hanggang Clark. So hanggang Clark, hanggang doon na si Norte. La Union hanggang Ilocos Norte, yan ang gusto ng ating kaibigang PNR chairman. At tayo ay may kausap na at tayo ay kasama sa kanyang panaginip dahil ang Climate Change Commission ang isa sa mga sektor na ating tinitignan sa ating oversight function ay ang transport sector. Kaya dahil dito kailangan talaga tayo magkaroon ng mass transport system kamukha ng railway. At kasama din dito, Kuya Mike, Kuya Lab at Kuya Raul, meron tayong sa mga darating na linggo, tayo nananawagan sa mga leader ng transportasyon, lalong-lalo na sa mga highly urbanized area, sa kupang NCR, magkakaroon tayo ng public consultation sa ating mga transport sector para sa tinatawag nating modernization, transport modernization. Na kung saan, isa sa mga panukala, while we are trying to clean the environment, specifically the air, dahil sa transport, through transport modernization, we see to it that no one left behind. Ang ibig sabihin, yung ating mga kababayan na dati mayroong lumang jeepney, ayan ay papalitan ng mga tinatawag nating makabagong jeepney. Kailangan lamang yung mga Filipino industries na nandyan na sa tinatawag nating industriya ng paggawa ng jeepney at sasakyan. Sino yung mga yan, mga assembled manufacturer, Alimbawa dyan ay mga Francisco Motors, yung Armac, Amante, Celeste, Malagueña, etc. etc. Kaya ang Pilipinas, ang jeepneys considered to be iconic, iconic cultural heritage na. Kaya tinitingnan ho natin na maari ba na ang mga financial sector natin bigyan ng pantay na laban yung mga tinatawag nating Filipino industries. Kung nabibigyan ng pondo para sa financing yung mga banyagang industrial sector na nag-aangkat pa tayo ng mga e-vehicle at saka mga Euro 4 vehicle na mayroon tayong nakikita ngayon, ang dami na, yung mga bagong mga minibus. Wala ba namang kakayahan yung Pilipino na gumawa ng ganyan? Tingin ko mayroon. Kailangan lang mabigyan ng pantay na laban, kailangan mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong, mabigyan ng magandang pagkakataon para yung mga sasakyan na yan, instead na umahangkat tayo, ito'y magawa na ma-manufacture at ma-assemble sa Pilipinas,
yayaman yung negosyanteng Pilipino, daraming trabaho natin dito. So yun yung ating pinag-aaralan kung paano makagawa ng pulisiya na nais natin magkaroon ng malinis na kapaligiran, pero wag namang gamitin ang malinis na kapaligiran upang isakrapisyo ang buhay at kabuhayan ng mga maliliit nating mga kababayang Pilipino. Especially yung mga welder, ano? Mga latero, welder, mga painter, hindi na yung driver. Dahil yung driver, yan ay makakahanap ng bagong sasakyan, e-vehicle. Pero paano yung mga ano, yung socio-economic impact? Kasama na yan yung mga, pati nga yung mga nagbebenta ng meriende sa mga nagwe-welding. Oh, kasama na yun. Kasama na yung mga kung saan nila ginagamit yung sweldo nila. Yung mga nagbebenta ng bakal sa atin, ano, mga nagbebenta ng acetylene sa atin, yung mga nagbebenta ng pintura, etc., etc. Yung socio-economic impact, napakalaki. Kaya sa ating mga kababayan, tingnan niyo, kapag ikaw ay nagpunta sa ano, sa halimbawa sa Korean town at saka Chinatown, ay lahat ng mga kinakain at lahat ng iniinom doon nga sa Chinatown, doon sa Korean town sa amin sa Angeles eh. Pati barbero, dala na nila eh. Pati barbero, dala nila. Pati beautician, pati nagmamanicure, pati doktor, pati gamot, dala nila. O dahil lang sa isip nila, nakatatak na basta Korea, magaling. Eh tayo naman Pilipino, ayaw natin ng produkto natin. Gusto natin imported, gusto natin galing ng ibang bansa. Kaya kasama po sa ating adhikain, advocacy, is for us, the Filipino, to really patronize Filipino products, industries, and professionals, and the services of these professionals. Yan nakapaloob yung tinatawag nating climate justice. Yung climate justice na tinatawag, hindi ubra na naging biktima na ang Pilipinas sa climate change ang gagawin pa ng mga mayayamang bansa pagkakakitaan pa tayo. Yun ang isa sa binabantayan natin. Kasi gusto nila, okay, tutulong kami sa inyo, mangutang kayo sa amin, bigyan namin kayo ng mga teknolohiya. Okay, mangutang tayo. Akala natin okay yon dahil wala daw interest. Pero, bibili tayo ng mga spare parts sa kanila, technician sa kanila. Kaya, carry over, nakasama doon sa presyo yung interest. Akala natin walang interest, pero double whammy ang Pilipino. Yun yung tinitignan natin at pinag-aaralan natin at hindi natin pababayaan mangyayari yun. Under the leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na siya ang chairman ng Climate Change Commission at ang ating kasalukuyang secretary, Yulo, ano? Loizaga. Pinag-aaralan natin kasi ang dami talaga ng mga pinag-usapan dito, mga konferensya, iba't ibang mga climate adaptation measures through tinatawag na financial and technology mechanism. Kaya kung hindi mo pag-aaralan, yung mga fine print, so to speak, makakapal. Isang pangungusap o one sentence will really make a big difference. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mga volunteer lawyers. Ano? Bukas po, magkakaroon tayo ng legal segment tungkol sa mga tinatawag nating mga environmental laws. 5 to 10 minutes, i-explain nila o pwede ka bang manghuli kapag nakita mo yung kapitbahay mo na nagtatapon ng basura sa likod ng iyong bahay dahil ito'y estero. Anong gagawin mo? Yan. Anong gagawin mo kapag ikaw ay nakabili ng damit na akala mo ito'y garments, ngayon pala ang sinulid ay yari sa hindi cotton kung hindi plastic. Yan. Mga ganyang mga uri ng ano. Anong gagawin mo kung plastic wrapper na ginamit sa pagkain na binili mo ay mayroong lead sample? Saan katutungo? Anong gagawin mo? Ito yung mga ibabahagi natin sa ating mga kababayan ng libre sa pamamagitan ng ating mga volunteer lawyers. Kaya we're so excited. This is our second episode, but really we're hoping and gusto natin na makapagbigay ng tama, wasto, at siksik, maapaw na kaalaman sa ating mga kababayan tungkol sa kaalamang legal, tungkol sa at kung paano sila magsampa ng kaso. Sinong kakasuhan? Siyempre, tao. Sino ang poproteksyonan?
proteksyonan yung isda, yung hangin, yung lupa at ang ating planeta para sa ating mga anak. Oh, in love ka na ngayon, Kuya Raul. Tinitignan mo lagi si Kuya Mike eh. Time check, yan. Time check natin eh. 6 na minuto na lang pala, 6 minutes at alas 8 na. At Kuya Raul, huling mensahe na muna natin para sa mga ating mga kababayan at sumubaybay din. Sa Barangay Patron. Tulong at kung ating mga kababayan maunawaan nila itong ating mga ginagawa, ang mga advocacy lalo sa environment. Dahil sa ngayon talagang ang importante sa atin yung mindset. Dahil iba yung gabing natin eh. Hindi natin alam paano magtapon ng basura kahit naglalakad sa kalye, plastic na malilit, tapon. Ha? Kahit yan yung mga kailangan nating mabago sa ating ugali, sa ating mga kaisipan, at yun ang kung magagawa natin yan, ako napakaganda, malaking tulong at environment. Kung mapapansin natin, itong mga nakatumas na buwan, talagang sobrang init. I-expect nga natin El Nino. Kaya may nagtatanong, El Nino ko talaga? Bakit panay ang ulan ngayon? Kaya talaga, hindi natin masabi kung ano ang ating klima. Kaya talagang napaka-importante itong ating mga pinag-uusapan. So, bukas ulit. Para mapag-usapan natin. At si Kuya Love siguro, baka mayroon mga iba pa mga sasabihin. Yeah, tama po yan, ano? Kuya Raul. Bukas, pag-usapan natin tungkol sa El Nino. Tama yan. El Nino ba? Bakit umuulan? Yan. Yan ang tinatawag nating vulnerabilities and variabilities of climate changes. Okay. Ang ating Kuya Lab, Maximo Camacho, ang lab ng bayan. Muli po, maraming salamat sa ating mga mahal na kababayan at sinamahan niyo po kami ngayong aming second episode at maraming po sa mga susunod. Abangan po ninyo at makikita po ninyo, malalaman ninyo ang mga sikreto na nakatago. Ang kaalaman, yan po ay ating pong ipapaabot sa ating mga mahal na kababayan upang sila ay kaagapan ika nga pong maligtas. Iyan po, sama-sama po tayo dyan sa bagay na yan at hindi po natin papayagan na kayo'y mapahamak. Nandito po ang BBM Tigers, Barangay Patrol, at lagi pong nakamonitor sa lahat sa anumang oras. 24 hours, nandito kami para kayo ay pangalagaan. Ayan, yan si Kuya Lab. At sa ating mga apumusang, saan man sa mundo, ano? Ang BBM Tigers ay mayroon na tayong iba't ibang mga regional at mga provincial council, kasama na rin ng ating mga institutional partners. Of course, ang Kabalik at Civicom, ano? At ang ating mga kasamang mga kapatid, mga Agila, ano? At of course, ang ating mga kasamaan sa iba't ibang mga government agency na sumusuporta sa ating mga dihikain, sa ating mga tree planting activities. Sa darating sa buwan na to, meron tayong tree planting activity sa may Pangasinan, ano? Pangasinan. At tayo ay mayroong invitation upang makita natin ang mahigit 1,000 puno na naitanim nila. Ano? Mayroong mga nara, mayroong mga yakal. Ito yung mga high value hard trees, ano? Ipakikita sa atin. At tayo ay very excited dahil tayo naman ay tutungo din sa bansang Malaysia para sa pag-aaral tungkol sa tinatawag nating methane emission. At sa ating mga kababayan, no, ang ating climate change movie, Thanks for the Broken Heart. Ito po yung official entry sa Manila Film Festival. At ang ating pong mga artista dito ay si Lance Raimundo, ang ating singing idol, of course, si Gerlaine Silva, ang 2022 Miss Glamour Look for Our Country. At alam po ninyo, itong movie na ito ay ito po ay collaboration ng mga estudyante na sa UP at sa UMAC. At ito ay ginawa ng dahil sa kanilang pag-ibig sa kapaligiran. Of course, under the leadership of our really, nung nakausap ko siya, parang nung nakausap din kita Kuya Mike, nung sinabihan niya ako, ako yung naging disipulo niya.
Yan, at ako'y sumusuporta sa kanya mga adhikain dahil para kaming magkapatid sa espiritu. Yan si Dr. Mike Aragon. Palakpakan natin si Dr. Mike. At isang minuto na lang tayo, 7:59 na, of course, kasama ng ating mga kasama na hindi rito, ano? Ang ginagawa natin ito ay hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa ating bayan, sa ating mga anak, at sa ating mga apo. At kapag tayo tumulong sa ating bayan, tumulong sa ating mga kapwa, yan ay kinalulugdan ng Diyos. Dahil dito, tayo ay mapapamahal sa Diyos at mabibigyan tayo ng matinding grasya, masigit sa ating inaakala, masigit sa nakikita ng ating mga mata dahil tayo ay nagseserbisyo sa ating Panginoon kapag tayo ay nagseserbisyo sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Ako po ang inyong kaibigan, Commissioner Albert de la Cruz, para po sa BBM Tigers, dito po sa DWBL 1242 mula alas 7 hanggang alas 8, mula Lunes hanggang Biyernes hanggang sa muli po, bukas. Ganitong oras at ganitong himpilang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. Ganyan na po, Master Puro. BBM Tigers for only patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL.